Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumain yung lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po muna natin ang ating mga pagkakasala upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong maging iyong katuwang ang sambayanan mo sa pagganap sa kaligtasan, ipagkaloob mong lagi naming ikagalak ang muling pagkabuhay ng giliw mong anak na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa Gawa ng mga Apostol. Noong mga araw na iyon, umalis si Pablo sa Atenas at nagtungo sa Korinto. Natagpuan niyo roon si Aquila, isang Hudyong taga-Ponto. Kakarating pa lamang nito mula sa Italia kasama ang kaniyang asawang si Priscilla. Umalis sila roon sapagkat pinalayas ni Claudio ang lahat ng Hudyo sa Roma. Nakipagkita sa kanila si Pablo at doon na nakitira sapagkat sila'y manggagawa ng tolda tulad niya. At siya'y tumulong sa kanila. Tuwing araw ng pamamahinga, nakikipagpaliwanagan siya sa mga sinagoga at sinikap niyang mahikayat sa pananampalataya ang lahat, maging Hudyo o Griego. Nang dumating sila Silas at Timoteo mula sa Macedonia, iniukol na ni Pablo ang buo niyang panahon sa pangangaral at pagpapatotoo sa mga Hudyo na si Jesus ang Kristo. Nang siya'y salungatin nila at laitin, pinagpag niya ang alikabok sa kaniyang damit bilang babala sa kanila. Sinabi niya, "Kasalanan na ninyo kung kayo'y mapahamak. Hindi ko nasagutin iyon. Mula ngayon, tutungo ako sa mga hintil." Kaya't umalis siya roon at tumira sa bahay ng isang nagngangalang Ticio Justo, isang taong may takot sa Diyos. Karatig ng sinagoga ang kaniyang bahay. Si Crispo na tagapamahala ng sinagoga at ang kaniyang sambahayan ay sumampalataya sa Panginoon. Sumampalataya rin naman at nagpabinyag ang marami sa mga taga-Korintong nakikinig kay Pablo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoong nagliligtas, sa tanang bansay nahayag. Panginooy nagliligtas, sa tanang bansay nahayag. Umawit ng buong awit at sa puon ay alay. Pagkatiyaong ginawa niya ay kahanga-hangang tunay. Sa sarili niyang lakas at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Panginooy nagliligtas, sa tanang bansay nahayag. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Panginooy nagliligtas,
sa tanang bansay nahayag. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay ng may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang puon ay buong galak, napurihin sa pag-awit. Panginooy nagliligtas, sa tanang bansay nahayag. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Kayo'y di ko inulila, babalik akong talaga. Magdudulot ng ligaya. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kaunting panahon na lamang at hindi na ninyo ako makikita. At pagkaraan ng kaunting panahon pa, ako'y inyong makikita uli." Nag-usap-usap ang ilan sa mga alagad, ano kaya ang ibig niyang sabihin? Bakit niya sinabing kaunting panahon na lang at hindi na natin siya makikita at pagkaraan ng kaunti pang panahon ay makikita uli? Sabi pa niya, sapagkat ako'y paroroon sa Ama, ano kaya ang ibig sabihin ng kaunting panahon na lamang? Hindi natin maunawaan. Naramdaman ni Jesus na ibig nilang magtanong, kaya sinabi niya, "Nagtatanungan kayo tungkol sa sinabi kong kaunting panahon na lamang at hindi na ninyo ako makikita. At pagkaraan ng kaunting panahon, ako'y inyong makikita uli. Sinasabi ko sa inyo, tatangis kayo at magdadalamhati. Ngunit magagalak ang sanlibutan. Matitigib kayo ng kalungkutan. Subalit ito'y magiging kagalakan." Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Good afternoon po sa inyong lahat. Ang mabuting balita sa atin ngayon, maaari po tayong mabuhay ng malaya, malaya sa takot, at malaya sa pagkabalisa, dahil alam po nating suma sa atin ang Diyos, ngayon pa lang, dito pa lang. Nagdadalamhati ka man, may pinapasan ka man, may kaligayahan pa rin, may kagaanan pa rin. Posible pong danasin ito ng sabay, dahil hindi po sila inversely proportional. At ang lubos na kaligayahan at kagaanan ito ay matatagpuan po natin sa piling niya. Kung pwede nga lang sana, no? Wag na lang siyang umalis. Pero kailangan niyang umuwi sa kanyang Ama para maipadala sa atin ang Espiritu Santo. At maipaghanda tayo ng daan sa fullness of life. Itinuturo po nito sa atin na maaaring ang pinakamabuting gawin pag grieving ka ay mag-let go. Gaano mo man siya kamahal, gaano mo man kagustong kumapit pa sa natitirang mga hibla ng anumang nag-uugnay sa inyo.
doon, mas makagagawa siya ng kamanghamanghang mga bagay. Ang ipag-adya ka sa puong may kapal, ang gumabay sa iyo sa paraang ni hindi mo nalalaman. Ito rin ang niyakap ni Apostol Pablo ng buong buo niyang sabayan, ang mga pagbabago sa kanyang buhay. Nang umalis siya sa Athens, makinis at sibilisado, at lumipat sa Corinth, magaspang at magulo, inilipat din niya ang pinagtutuunan ng kanyang misyon patungo sa mga Hentil, sa halip na sa mga Hudyo lamang. Mababakas po natin sa ating mga pagbasa na sa ating buhay, wala talagang permanente. Lahat tayo ay mga pasahero lamang, nakikiraan, nakikituloy kung minsan. Kahit na palagay natin ay madali na tayong makibagay, may mga aspeto pa ring hindi talaga makalapat sa bagong kalagayan at kapeligiran. Gaya halimbawa ng panlasa, pandinig, pandama, at kahit siguro pang amoy o paningin. Ang kaibahan po natin sa mga alagad, lalo na kay Apostol Pablo, hindi po tayo makalakbay ng magaan. Marami tayong bit-bit, marami tayong dala, marami tayong pasan. May sunong na tayo sa ulo, may pasan pa tayo sa balikat, may bit-bit pa tayo, may nakabakpak pa tayo, may sinisipa-sipa pa ang ating paa, bukod pa sa hinihila natin, sa bayawang natin. Sina Apostol Pablo at ang mga alagad ay naglakbay ng magaan. Kaya kahit saan sila makipanuluyan, madali silang makibagay. Saan man sila magmisyon, kahit may oposisyon, epektibo sila. At sa kanilang nadatnan ay may mga tumulong din naman sa kanila, katulad nina Priscilla at Aquila. Tinulungan nila siyang manatiling nakaugat at nakatungtong kung saan siya nagmula. Kasama nila lalawak ang kanyang ministeryo sa mga manggagawa. Tumulong nga siyang maggawa ng tent, di ba? Natutunan niyang magtrabaho sa kanyang mga kamay. Kung babalikan natin, pariseyo siya, di ba? Hindi naman siya sanay magtrabaho. Pero kasama ng mga nadatnan niya sa mission area, sina Priscilla at Aquila, natutunan niyang magpakahirap para sa kanyang kakainin. Sabi natin kanina, lalawak ang kanyang ministeryo sa mga manggagawa, pati na rin sa mga dayuhan, na may layuning ang lahat ay maging iisa. Sa puso at diwa, pare-parehong tinatahanan at pinangungunahan ng Espiritung Banal. Yan ho ang nagbubuklod sa atin bilang iisa. Gaano man tayo kaiba sa isa't isa. Sabi nga po, we share the same humanity. Hirap ka man, nakaririwasa ka man, iisang kapwa tayo sa paningin ng Diyos. Pare-parehong tinatahanan at pinangungunahan ng Espiritung Banal. Ito rin po ang grasyang hilingin natin sa patuloy nating pananalangin ngayong misang ito. Ano ho? Ang mahayaan natin ang Espiritu Santong pangunahan tayo upang sa pamamagitan natin makagawa siya ng kamanghamanghang mga bagay at lalong mahayag
ang pag-ibig at kadakilaan ng ating mahal na poong Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, inihahandog sa atin ng Diyos ang kanyang lakas sa mga panahon ng pangangailangan. Idalangin natin na lagi tayong umasa sa kanya at sa bawat dalangin ng atin pong itutugon, gawin mong kagalakan ang aming kalungkutan o Panginoon. Gawin mong kagalakan ang aming kalungkutan o Panginoon. Ang simbahan naway buong tapang na magpatotoo at walang takot na magpahayag ng mensahe ni Kristo sa mundo. Manalangin tayo. Gawin mong kagalakan ang aming kalungkutan o Panginoon. Ang mga nabubuhay sa pangungulila at dalamhati naway makaranas ng nakapagpapaginhawang presensya ng pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo. Gawin mong kagalakan ang aming kalungkutan o Panginoon. Ang mga nalulungkot o namimighati naway makaunawa sa tunay na kahalagahan ng kanilang buhay. Manalangin tayo. Gawin mong kagalakan ang aming kalungkutan o Panginoon. Sa kanilang kahinaan naway matuklasan ng mga may sakit at may kapansanan ang lakas ni Kristong muling nabuhay. Manalangin tayo. Gawin mong kagalakan ang aming kalungkutan o Panginoon. Ang mga yumaonang tapat sa Panginoon naway makatagpo ang manunubos na nagpakasakit para sa kanila. Manalangin tayo. Gawin mong kagalakan ang aming kalungkutan o Panginoon. Ama naming kabutihan at pag-ibig, tunghayan mo ng may habag ang iyong bayan dahil sa aming mga pagkukulang. Tulungan mo kami nakaharapin ang mga pagsubok sa buhay at hayaan mong lukuban kami ng iyong paglingap at pagtataguyod. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan ni Kristong anak mo at aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Aming hati, alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo, at tanggapin ang anak na ito, inumin inihain sa'yo. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang sa amin, buong puso namin hihintayin pagpapala na amin hindi. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, paakyatin mo sa iyong piling sa kalangitan ang aming mga panalangin kalakip ng haing mga alay, upang ang mga pinagindapat mong gawing dalisay ay maging marapat na makasalo sa piging ng iyong pagmamahal. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan,
Tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahaing ganap mong kinalugdan. Ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami ay matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngala ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisa ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming arsobispot ng Tanang Kaparian at ng iyong piniling sambayanan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ang kordero na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Punasan ang iyong luha sa
mata at magsaya. Manalig kang buhay ang Panginoon. Halina't hawakan aking tagiliran. Daliri mo'y iyong ilusot sa butas ng kamay. Kapayapaang hatid iyon ang tanggapin. Huwag ka nang mag-alinlangan. Alam kong buhay ang Panginoon. Tinalo niya't ginapi ang kamatayan. Saan ang iyong luha sa mata at magsaya? Manalig kang buhay ang Panginoon. Mga paalala sa mga nagsisimba, pinapaalala na ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Kinakikusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa pagkabuhay ng iyong anak, ay papakinabangin mong lagi sa kanyang lakas bilang bungang masagana ng dulot mong pagliligtas. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo't pagpalain ang kanilang mga pinasasalamatan, idinadalangin at pinagsusumikapan sa araw-araw, pati na rin ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat at ang inyong pamilya at mga komunidad ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naihandog na po natin ang banal na misa, humayo kayong taglay ang pag-ibig, pag-asa, at kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno,
dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.